For today's video mga kapalong ay titingnan natin yung ating ano yung ating abuhin, kung ilan na yung itlog yung abuhin na yan, no? Yan yung natin yung itlog niya, kung ilan na. So hindi pa rin siya naglilimlim. So ayan, ang dami na niya, oh. So ang itlog niya ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 na mga kapalong. Yan, 15 na ang itlog niya. Ang problema ko mga kapalong, hindi ko sure kung kaya niya pa itong papisain lahat. Kasi yung ating inahin, hindi naman talaga siya sobrang laki. Pero yan mga kapalong, pag tuloy-tuloy pa rin yung itlog niyan, ilalagay natin yung ibang itlog dun sa ano, sa kabilang native. Ito yung sa kabila na ito. Ito malaki kasi itong mga inahin na ito. So itong native natin gold ay may 5 pa lang itlog. Ayan, hindi masyadong makita. Ayan, may 5 pa lang itlog. Mamaya titingnan natin yan. So ito ang ating tryo. Ayan natin kung ilan na itlog nito. Itong tryo na ito, maganda ito mag limlim ng inahin niya. Ayan natin ang itlog niya kung ilan na. Kasi masyadong makita kasi ano? Ayun. Sisilipin lang natin ng konti. Kasi wala itong masyadong ano, yung lock. Ito nga natin mga kapalong. Ang ilan na yung itlog niya. Kasi yung isa marami. 15 na yata yun. Gagawin natin doon pag tuloy-tuloy pa lang ng itlog, ilipat natin dito yung iba sa may native. Kasi nga po natin pag nagsabay yung native tsaka Texas, Texas na yun, hindi natin ilipat sa native. So ayan, itong inahin na ito, magaling maglinim to. Magaling siya mag-alaga ng itlog niya. So sa ngayon, meron siyang 6 na itlog. 6 pala mga kapalong. So ayan, ang ating great stag na yan. Rayo yan. So bali ang gagawin natin dyan, dilipat natin dito yung ibang itlog ng Texas para malimlima ng ayos. Kasi baka dumami pang itlog niya, mas marami pa dyan. Bali itong ating ito na ito. Ito kasing inay na yan, yung native niya, kayang magpisa niya ng ano, hanggang 19 sisiw. Pag minsan naabot pa nga ng 23 sisiw. Kasi malapad ang katawan niya. So, ginahabol natin dyan. Pag nagsabay sila, meron tayong paglalagyan. Yan natin ilalagay yung iba. Sisiw. Na itlog. Sisiw na. Sumisiw na ang itlog. So, yan lang. Kasi wala tayong incubator mga kapalong.
Ayun ang hapon natin yung pagka sobrang dami ng itlog doon, dilipat natin dyan. Tapos yung iba namang itlog nitong native, babawasan natin. Yun naman ang ating uulamin. So yun ang purpose natin dyan eh, kasi wala tayong inhibitor. Napagandahan, meron ka ng sisiw, meron ka pang ulam na itlog. Double purpose, mga kapalang. Kasi minsan walang ulam. E kung merong itlog, anytime tayo. Hindi natin masyadong naayos itong ating ano, itong ating kulungan kasi wala pang budget. Wala pa pating time kasi aming trabaho. Ayun. Yun lang itong gold natin. Ayusin pa natin yung itlog na. Kasi yung ina eh masyado nang binabantay yung kanyang mga itlog. Ayaw niyang iwanan. Pati yung tandang nasunod sa kanya. Nagsisiksikan sila dito sa may pugad. Sa pugad na sila nakadapo. Ayaw na nilang dumapo dito sa dapuan nila. Kasi yung inahin, takot na maiiwan yung kanyang itlog. Talagang dun siya nadikit sa itlog niya. Bati lilinisin pa natin mga kapalang yung kanyang paitlogan kasi inudumihan niya. Minsan dalawa na sila pero yung itlog maayos naman sa gitnang gitna. Itong ating kwan. Papalitan natin yan. So itong aboyin, magaling ito eh, maayos. Talagang patas yung kanyang mga itlog. Ito na mating kilso, hindi pa natin ito pinapalayan kasi pinapa-relax-relax muna natin bago natin isalang. So yan lang mga kapalong. Update ko lang ating itlog kung kailan maglilinlim to. Yun lang, maraming salamat po sa panonood at advance Merry Christmas sa ating lahat. God bless mga kapalong. Salamat. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.